At dumating na ang matagal ko nang iniintay na package mula sa atin sa Pilipinas. Hindi ko ito tatawaging balikbayan box. Tatawagin ko itong Alice Bayan box. Ito, nagpabili ako. Nandito na ako nung nagpabili ako sa ng mga iba-ibang gamit sa Pilipinas. So, care of ate. Ganda! Nung pinaprocess nga pala sa customs nila dito itong package ko, kinumpis ka nila ang 10 kilong bigas na galing sa Pilipinas dahil bawal daw. At naka-receive ako ng email na papalitan daw nila naman ang bigas na limang kilo. Oh, oh! Isn't it amazing? Wala na ang bigas na kapalit. So, it's a Japanese rice. At napakalaking halaga nito dahil mahal dito ang bigas. Last time bumili ako ng 5 kilos din, nasa 980 yen. Kuripot pa naman si kuya mo kaya nagpadala ng 10 kilong bigas tapos kinumpis ka. Pero, okay na din ito. Chusy ka? Chusy ka ba? Buksan na natin. Hindi ko alam yung mga itsura ng pinadala ni ate, pero ako naglista kung ano yung ipapadala. At ito na, unang-una, basahan. Itong shipment naman ay libre ng company, kaya juicy ka pa. May mat ulit, hala, mukha ba akong paa dito? Mat ulit, hala ka dyan, kadami. Hanger. Oha, mahalaga yung hanger natin dahil Hindi ako linggo-linggo naglalaban ng pants, so hanger-hanger lang. Malaki ito sa balikat. Pangit. Tapos, ito na yung gustong-gusto ko talaga. Pick ah. Stripes na bag. Very Pinas. Yung mga chicherya, mga mangwan. May bibili dito. Mag-grocery store na ako. Mga candy. Pochi Plata Max. Ayan. May isang cloud na. Hindi pa ginawa isang box. Madami pala. Wala yung box. Ay! Kinuha. Kinain ni ate ito. Piling ko. Bakit hindi nakabox ang cloud na? Tapos buo kong babayaran? Mag-uusap tayo. Gusto ko rin yung ganitong hanger para may ipitan ng pants. Bigyan mo. Naarap ko. Ay, hala. Hala. Sabi naman. Itong gusto ko rin ang mag-toothbrush. Pinilhan ako ng anim na toothbrush. Feeling ko, isa para sa ngipin dito. Yung isa dito. Ang toothbrush po ay 3 months. Every 3 months daw, dapat ng palitan. Kaya may mga kilala ako. Hala! Kalbo na yung toothbrush, di pa pinapalitan. Huwag na tayo mag-name drop. So, toothpaste. Panghugas ng pinggan. Buti sa inyo, ayoko dito mamili. Dahil, di ko na kaya yung mga presyohan. Cotton buds. More pagkain. Ito, favorite ko ito. Oh, butter coconut. Fudgy bar. Ito ang cookies, mga kabaide. Ito ang cookies na nasa atin, sa Impanta. Special cookies ni Liza. Sino si Liza? Liza Soberano. Wala namang nasa ito, pero pwede na din pang tawid ng gutom. Skyflex. Meron naman pagkain. Pancit cantons. Pakanton ka naman. Iodized salt. Sugar. Magic. Yan ang pampasarap ng ating mga lutuin. Century tuna. Alam nyo na ang specialty natin. Century tuna na may itlog. Na may magic sarap. Pure foods corned beef. Argentina corned beef. Sardines. Pag walang-wala na tayo ang sa sardinas. At meron tayong ito. Hindi mo lang lamalin. Lanchon meat. Kung ano yung mura, yun din ang bibili na yun. Kilala ko yun. Kailangan ng babae mo. Oh, ito. Kailangan natin ito. Lagayan ng mga, disposable food container, microwave safe. Nakakatuwa na
pag hindi ko yung nagpack, ikaw yung mag-a-unpack. Anxiety. Dab. Lagayan ng tubig. Tubig sa rep. Malamang sa malamang tubig lang naman laman ng rep ko. And that's all for this box. Next box na tayo. Lumaki ako na hindi kami sampalataya sa laban ng washing machine. Kailangan pa rin nating maglaba gamit ang ating mga kamay. Kaya nagpadali din ako ng washing board. So, yes. Alam nyo bang dalawang linggo din ako na walang cover yung kama ko. Isang kumot lang yung gamit ko. At ang unan ko, ang cover, ay isang t-shirt ko. Pero, bumili tayo ng comforter blanket. Medyo mainit ngayon dito sa Japan. Pero magagamit natin ito. May comforter tayo. Kobre ng puunan. Laban na kaya ito? Hindi pa. Hindi mo nilabhan. Ano, wala namang unang ganito malaki dito. Hindi pa naman ako nagpadala ng unan. Try ninyo ito. Itong Aquasorb. Merong ganito sa Mega Mall. Manipis. Tapos sobrang pagkagano mo, tuyo ako. Maganda, Aquasorb. Oh, pogi ah, partner. Hindi naman nilabhan. Ako pa maglalaba? Ako? Ako pa? Ito ah, blanket. Ses, may kumot na ako. Pot holder. Oh, kung ano-ano naman binili. Minimalist pa naman ang balak ko dito. Tapos dami-dami pinadala. At ito na. Ang... Langgana para magbabag tayo ng mga polo natin na alam nyo na pag may polo yung mga dito kailangan ibabad tapos pang linis ng CR ito yung pang brush ng damit sketch bright adulting is hard necktie dahil necktie is light dito amoy pawis sa Pinas ko pa ito yung sombrero. Belt. Tapos, syempre, Pinoy Kai. May tabo tayo. This is our identity, Pinoy. Pero may tabo din dito sa Daiso. May nakita na ako. Garbage bag, kulay black. Bawal pala dito ang garbage bag na color black. Oh, partner. Nasaan yung partner mo? And, dahil ito ay aking titirahan ng dalawang titirahan. I will live here, yes. I will live here for about 2 years. Kaya kailangan din natin maglinis. Kahit pa paano. O, ayan. May planggana na tayo at timba. Okay. Let's go for the third box. Sa aking pag-iikot sa mga mall, napag-tanto ko na sobrang mahal ng mga sapatos nila dito. Araw-araw pa naman akong naka-black shoes. Kaya kailangan natin ng... madami-daming sapatos para hindi na tayo bili ng bili. Yun nga pala ang aking technique, yes. Kailangan marami kang sapatos para hindi mo magamit, nagamit na gamit. Kasabihan sa buhay, kailangan mo na maraming sapatos para mas tumagal sila, silang lahat. Mamamahal lang ka talaga dahil madaming sapatos. Pero in the long run, magagamit mo ng mas mahaba, mas matagal. At dahil dyan, tayo ay nagpabili ng sapatos. Sa Pilipinas. Ang balak ko, iwan ko lahat ng mga sapatos ko sa Pilipinas para pagdating dito, bibili na lang ako. Pero pag nakikita ko presyo, hindi pala masyadong abot kaya. Kailangan mong pag-ipunan. Kaya, pinadala ko pa rin ang aking favorite na Adidas. Superstar. Next shoes. Oh, maganda din pala. Sapatos. Black shoes. Sapatos ulit. So, yan. Hello, ano, yupi, no. Sale. Siyempre sa sale tayo. So, yan. Ayan. Malaki ang impact sa isang get up ng sapatos. Tapos, nakakatuwa pa kapag ka, yung mga kasalubong mo nakatingin sa sapatos mo. So, parang pag ganun, pag feeling ko na tinitingnan yung sapatos ko, parang gusto ko pa mag-creep walk. Ewan ko kung ako lang, pwede ikaw. Pabibo. Tapos, nagpabili din tayo ng Gucci. Ito, magagamit natin ito kapag
kalamigan dito sa ating bansang ginagalawan. And that's it. Sige na nga, i-share ko na sa inyo ang secret kung saan ako bumibili ng mga leather shoes sa Pilipinas. Hindi naman na siguro ako bibili pa doon sa mga susunod na 2 taon, kaya pwede na kayong makipag-agawan sa akin doon. Sa ano, sa nakakabili ako ng sapatos, so Milanos, Salvatore, Salvatore man? Or Milanos din. Sa SM Clearance Outlet sa Quiapo, yung SM na kulay pula, doon ako bumibili ng sapatos na pang na leather. Halos lahat ng sapatos ko na leather, ulit-ulit, ay doon ko nabili. Pinakamura na yung 500 doon. May mga, ito, mga 500 lang yata lahat ito. Hindi naman. Basta 500, makakabili ka na ng Milanos at Salvatore man doon. Punta na lang kayo sa SM Quiapo, sabihin ninyo ang pangalan ko at magkakaroon kayo ng discount na 10%. Joke. Joke lang. So, thank you guys for watching at see you on my next videos. Arigatou, thanks, gozaimasu. Bye!